Sa tingin ko po talaga dito kay Christopher Min, meron ng problema sa kukote niya. Dahil parang nag-i-enjoy siya na ang dalawang kampo halimbawa ay nag-aaway, nagigirian. Ganun po ang nakikita nating pag-uugali ng isang Christopher Min. Bukod nga doon sa alam nating lahat kung ano yung totoong pinagkakakitaan ng isang katulad ni Christopher Min. Ngayon tingnan niyo kung ano yung issue na naman na kanyang pinalalaki. Ganun ang trabaho niya eh. Nagpapalaki ng issue. Ba? Diba? Tapos anong sasabihin na itong ganitong klaseng tao? Naku no, ay meron siyang reliable source. Okay. Ganun eh. Ganun madalas yung excuse na itong si Christopher Min. Meron nakapagsabi sa kanya, meron siyang reliable source na ganito-ganito ang kwento tungkol kay Catherine Bernardo halimbawa at kay Daniel Padilla. Tapos ngayon naman, merong mga ganitong pahayag. Talaga lang, yung mundo ng isang Christopher Min ay nasa kadiliman. Gusto niya ng nakakakita madalas ng nag-aaway, gulo, kontrobersya at kung ano-ano pang mga negatibong bagay ay hindi talaga normal yan. Alright, so ngayon, nakikita natin sa mga ganitong article na mukha ang kanyang pinagsasabong na naman ngayon ay si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes. Okay. Alam natin yung issue na ito. Alam natin yung hiwalayan issue ni Catherine at ni Daniel. Daniel. Kaya lang, maraming istorya eto si Christopher Min na kung titignan natin, wala namang kaugnayan. Yung tipong pinalalaki lang talaga niya ang issue na ito. Okay, ulitin natin na bakit ko nasabing gusto niya lagi ay nakakakita ng gulo at dalawang kampo halimbawa na nag-aaway dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Kaya napakasakit talaga para sa kanya yung siya ay maparinggan ng salitang or nung kataga nga na yon na kasinungalingan. Bukod sa pagsisinungalingan daw, di ba? Patama ni Vice Ganda, ano pa ang pinagkakakitaan ng isang Christie? Kahit walang pangalan, okay, kahit walang apelyedo, tumbok na tumbok at sapul na sapul eto si Christopher Min. Uulitin ko rin na posibleng nagugustuhan niya yung mga ganitong tirada ng ibang artista dahil alam niyo, magpaparinding halimbawa si Vice Ganda, pero babanatan niya ng below the belt, babanatan niya ng personal. At kung alam niyo po kung ano ang kanyang or sino pa ang kanyang dinamay, abay, matindi, ano? Matindi yung panlalait niya talaga kay Vice Ganda. Deretsahan, totoo. Pero, akala mo kabilib-bilib yung pagiging deretsahan mo? Akala mo tapang yan na matatawag? Yung direkta mo na nilalait? Direkta mo na kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi? So, ayun, tignan natin na ito yung kanyang statement. Ito yung kanyang banat. Dito nga kay Catherine Bernardo. Sabi niya, mismo si Christopher Min ang nagsabi na walang binatbat si Catherine Bernardo kay Andrea Brillantes pagdating daw sa postura, kasuutan at marami pang iba. Talaga lang, ganito kababaw ang gusto mong usapin Christopher Min? Tapos pag pinag-usapan yung mga salitang hindi kaaya-aya, kasinungalingan, pangit, okay. Wala akong karapatang magsalita ng gano'n dahil hindi naman ako good-looking din, no? Tanggap ko yan. Pero ang isang katulad ni Christopher Min, pag siya po ay naringgan or naringgan ang ibang tao na akala niya ay patungkol nga sa kanya ng mga gano'ng salita, matindi po ang kanyang ngal-ngal. Ibig sabihin, nasasapul siya. Tapos ngayon, matindi kayong mag-judge. Okay, dahil dito ang dina-judge niya ay yung isa, si Catherine Bernardo, di ba? Nako naman, isang babae na katulad ni Christopher Min, ganito ang gawain sa buhay, hindi ba nakakadiri? Napakababang uri po ang isang katulad ni Christopher Min. Mababang uri ang gawain mo po. Hindi po ba kayo nahihiya sa paligid nyo, sa pamilya nyo, para sa pamilya nyo man lang? Okay? Antindi. Ano yan? Gusto nyo maging forever na relevant in a very negative way? Eh talagang hindi maganda ang iiwan mong legacy. Kung sakali man na
umalis ka na dito sa mundong ito, di ba? Matindi. Pinagsasabong eto si Catherine at si Andrea Brillantes. Marami pang issue na gustong palakihin ng isang katulad ni Christopher Min. Ulitin ko ha, tinitwist ang istorya, gustong palakihin, pag-awayin lalo sa halip na pag-ayusin. Di ba? Pag-ayusin ang halimbawa, merong dalawang tao na may gusot. Sa halip na siya ay mamagitan. Okay? Para pag-ayusin, anong nangyayari? Siya pa po ang gumagatong. Abay, totoo na walang pinagkatandaan ang mga katulad na itong si Christopher Min. Diyos ko po naman, mahiya kayo sa balat niyo, Christopher Min.